guys, and welcome back to my channel. And for today's video, tetest natin yung Innis Free No Sebum Mineral Powder. So, hindi ko alam kung anong tamang pagkakabanggit dito. Pero guys, just comment down below nicely kung paano siya banggitin. Yun lang naman. So, natest ko na to actually. Ito, hinuhuli ko kasi yung intro eh. Bakit ba? So, ito na yung natapos ko na yung final thoughts ko. Siguro, wala na ako ibang masasabi kundi panoorin niyo yung mga next clip, yung packaging, and kung paano ko in-apply siya, kung anong products ang ginamit kong binlend underneath ng product na to. Wala ko ibang Innisfree na brand sa face kundi ito. So, na-test natin siya kung okay ba siyang mag-blend sa ibang brands, sa ibang klaseng formula, whatsoever. So, yun guys, and just keep on watching. Para malaman niyo kung maganda ba siya and sulit pa siyang bilhin. By the way, 5 grams lang itong binili ko. Parang ito yung trial size nila. Ayun. So, just keep on watching. Time check muna tayo. 7:53 na ng gabi and matagal-tagal natin tong tinestong product na to, ba? Diba? Ayun, so itong Innis? Paano ba pang mapig kasi tong brand na to? Innisfree No Sebum Mineral Powder with Jeju Natural Mineral and Natural Originated Mint. Ito na yung end of the day ko. Kailangan ko nang mag-ayos and matulog, you know. Kita niya yung dark circles ko. So, yun, may clean and clear ako ditong blotting sheet and gagamitin ko yun pang blot para makita natin kung meron ba siyang oil absorption talaga. Yun yung number one dinedeclare niya. Maganda siyang for oil absorption. What to love? Claim to fame. So, binabasa ko yung sa Beauty Manila site. An oil absorbing mineral powder daw siya. So, truth ba yun? Malalaman natin pagka natapos na ako mag-blot. So, fast facts. Controls shine and sebum while keeping skin moisturized. Formulated with Jeju mineral powder and Jeju mint. 6-free system contains no artificial fragrance, parabens, benzophenone, ethanol, animal ingredient, and mineral oil. So, free sila. Yun yung kanyang mga sinasabi. There are multiple packaging variants for this product. Quality and authenticity
PCR consisted for all variants. Variant depends on stock availability. So, yung sa akin kasi, maliit yung parang sample size or travel size. Ano ba to? Ilang grams lang. Hindi ko alam kung ilang grams siya, pero ito yung smaller or smallest size. Marami daw siyang iba't ibang size na available sa ganitong product nila. Nakita ko sa mga pictures kasi, may mga malalaking bottles talaga. Parang kasing laki na ng Coty Airspun. Napupuno na yung isang blotting sheet. Partida, nagpahinga na ako nito as in, bago ako humarap sa inyo. Medyo tinawad kasi ako kanina pagdating. Kumbaga, wala na siyang ano, wala na akong pawis. Kumbaga, oil na lang. Pagka nag-oil ako, oil kong oil. Pero combination oily skin and dry skin ako. 8% ng face ko oily. So, yan. Yan. Yung buong yan yung oily. Ito lang yung dry. Pero I think isang blotting sheet lang ang kailangan ko. Kasi matte na siya. Kaso halos puno. Puno yung blotting sheet. So, ayan. Ang review niya kay Beauty Manila, Ang review niya kay Beauty Manila, 4.5 out of 5 siya. So, mataas-taas yun. Ito, binibenta to dun kay Beauty Manila. Yung ganitong size. Ito siguro yun yung 5 gram. 280 pesos siya kay Beauty Manila. Double check ko kung saan ko siya binili. Kasi mahilig akong maghanap ng mas mura. Pero doon ako sa legit, syempre. Haharap ba ako sa inyo ng merong fake? Hanapin ko siguro sa Shopee kung saan ko siya biniling shop. Kasi doon ko siya binili sa Shopee. Hindi sa Beauty Manila, hindi rin sa Zalora. Check nyo na lang yung mga iba't ibang online e-commerce sites. Kasi sila, maraming nagbibenta doon. Hindi ko sure din kung merong inis free. Paano ba banggitin yan, guys? Just comment down below in a nice way. Oh, so meron silang branch sa SM North EDSA. Yun lang ang nakikita ko. Meron din sa Mega Mall. SM Mall of Asia. Actually, marami pala. Marami puro SM, madami. So, yun. Marami pala tong ano. Pwede kayong bumili. Hindi kayo mahihirapang maghanap. So, sa mga nasa leading SM store sila. Pag binild up niya yung product, ay grabe pala. Yung amoy nito, maamoy na amoy mo talaga yung parang, yung mga clay mask na sinasabing merong Jeju ek-ek, ganon. Yung amoy nun, ganon din yung amoy niya. So, wala kang ibang maamoy na fragrance kundi yun. Kumbaga, natural na amoy niya yun. Walang additive na fragrance talaga siya. Yung blendability niya, okay naman. Kaso yung texture niya, hindi siya yung sobrang pino pala, guys. Hindi siya yung pinong-pinong powder. Mas pino kasi yung mga banana powder na na-try ko. So, itong powder na to, medyo may pagka-talkish yung feels, ganon. Plus yung longevity ng oil control, in fairness naman, isang blotting sheet lang naman. Medyo puno nga lang. Hindi pala medyo puno siya. Hindi naman sobra akong nag-oil up. More on pawis lang. Actually, kanina nga sa MRT. So, pila nga, diba? Pila sa, ano, sa platform. And then, maya-maya naramdaman ko yung pawis ng katawan ko dito. Talagang pagaktak yung pawis ko. Pero yung face ko, umaki lang siya. Dahil nga sa pawis. Pero nung nagpahinga ako dito ngayon sa bahay pagkarating ko, okay naman, natuyo na yung pawis. Tapos parang konti yun talaga yung oil niya. Hindi naman technically sobrang dami. Pero meron pa rin oil. So hindi siya technically fully na nakaka-absorb ng oil. Pero okay pa rin yung oil absorption. Ay, gets niya ba? Okay yung level nung at least merong oil absorption pa rin. Hindi nga lang bonggang-bonggang to the highest level. Ikayang i-accommodate ang isang commuter na katulad ko. By the way, natatest talaga natin yung products dito sa channel kasi commuter ako and daily yan kapag nagre-review ako. Talagang test yan. Talagang natatest natin ang product. Okay naman, na-stay put naman niya yung products underneath na nilagay ko, which is yung foundation na ano, L'Oreal. So, bago pala ako maglagay nito, so unang layer na nilagay ko is yung serum from Pond's. Pond's Age Miracle Double Action Serum. And then, after that, mali nga yung ginawa ko eh. Primer agad yung nilagay ko. Tapos after yung primer, nag-moisturizer ako. Dapat baliktad eh. Dapat yung serum, tapos moisturizer and primer. Tapos itong foundation. Then ito nang isiset ko siya. Gamit ito. So medyo lutang talaga ako ngayon. Dami ko kasing ginagawang trabaho. More on work and freelance related. So talagang sobrang busy ng utak ko. Kaya sabog talaga yan. Kaya nagkamali ako ng layering nung ano. Pero anyway, kahit naman nagkamali ako, hindi naman ganun sobrang kadami and hindi naman
naman din super ganun ka-shiny yung output ng face ko. Price point. Alam ko 100 plus ko lang to nabili. Sa isang official talaga na shop ng, hindi siya official, parang preferred seller siya na talagang sikat siya. Alam ko, feeling ko RRK Korean egg thing. Kasi pop-up ko naman dyan sa screen kung saan ko siya nabili. Tapos, packaging, okay naman ako sa packaging. Normal siya and parang medyo mabilis lang siyang kapitan ng dumi. Pero okay lang. Maganda pa rin naman and sealed pa rin naman siya. Actually, yun lang. Yun lang yung masasabi ko this for this product. All in all, medyo nagampana naman niya yung kanyang trabaho na mag oil control. Pero not entirely na super inaasahan ko na talagang super oil control. Eh, kaso sobra talaga ako mag-oil kapag pinapawisan. Yung sabay-sabay silang lumalabas sa pores. So, hindi ko na mapahabain. All in all, okay naman tong product ko to. It does the job. For me, siguro mas maghahanap ako ng mas okay. Mas bet ko pa rin yung mga banana powder ganun. Pero sa akin, okay lang naman to. Okay naman siya itry. So, for the experience na gumamit ako ng Korean product. So, ayun guys. If ever may gusto ko yung product na ipareview, just comment down below. Also, check my social media accounts dun sa description box below. And if you like this video, please hit that like button and please subscribe to my channel. So, see you in my next video. Bye!